Okay, welcome na mga Lods sa ating Humble Channel, sa ating FB page. Yan. So kung isa ka sa naghahanap ng mga EEB gameplay at mga strategy, yan, tama na may napasukan mo Lods. And pahit na rin ang ating subscribe button and yung notification bell nakatabi niya. So para notify kayo sa mga videos na i-upload pa natin. If magustuhan mo yung mga ganitong klaseng video upload sa mga tutorial and gameplay. So especially for EEB now na ito yung team natin. Then pa-follow na rin ang ating FB page. Yan. So, Janseb din. So, ano nga ba yung team natin? Is yan, double anemone na, yan, usually, ganito naman yung build talaga, no? So, nagkakaroon na ng difference sa yung iba, nakagoda, nakaka-crimson water. So, tayo double lamb. And yung bird natin is 59 speed kasi naka-hair dagger tayo. So, ito, naka-hair dagger. Ito, 4 draw cards, yan. So, iba is naka all out para 61 speed, naka pure ano bird, no? So usually siya yung syempre unang attack or unang makabackdoor. So may mga freebies uploaded na tayong videos na gamit tong EEB na gameplay. So mga jumping lesson team na kalaban. Then ngayon yung i-upload natin is what if ang kalaban mo is same din ng build mo, same ng team mo, meaning EEB din. So ano yung magiging strategy mo? So marami po tayong factors na kailangan consider if same yung kalaban mo, kumbaga mirror ng team mo, no. So number 1 is syempre yung draw cards kasi diyan tayo base. So number 2 is syempre yung skill mo kasi once na may draw cards ka na, may cards ka, syempre yung skill mo kailangan mo ipasok or yung knowledge mo sa game. So paano yung magandang way, paano yung pinaka best strat to win? So again, ano yung mga kailangan natin consider para matalo natin yung same team ng team mo. So again, so para sa akin importante po yung bird, yung backdoor. Kung sino una makabackdoor, mas higher yung chance na kumbaga mas yamado sa game, ano, pagka may una kang makabackdoor. So again, explain natin yan. Meron tayong papakita mga gameplay na kalaban natin EEB. So discuss natin ano yung mga chances na mananalo ka if same EAB din yung mga kalaban mo. So hindi porke natalo kayo, ibig sabihin hindi ka magaling or bobo ka. So never po ako magsasalita ng bobo sa mga nakakalaban ko. Bakit? Kasi ang mas bobo po yung may alam tapos sinabihin mo ng bobo yung walang alam. Okay, di ba? So lagi natin bibigyan ng consideration yung nagkakamali sa mga pagbitaw. It's either bago pa siya, inaaral niya pa yung team, same nung nagsisimula ka, na hopefully wala na sa nagsalitang bobo sa inyo nung mali mga ginagawa mo. So same din, once na matuto ka, hopefully imbis na sabihin mo ng bobo, mas okay if ano, i-wish mo na lang na ayan, nagkamali ka dyan, so next game wag mo nang gagawin yan, di ba? So anyway, sige, back on game na tayo. So pakita natin unang game, close ko muna. Okay. So, ito yung team natin. Ito ah, sa kabila. So, pause ko muna mga Lods. So, dito kung mapapansin nyo, naka-crimson water itong isa, is yung isa naka-lam. So, ano difference niya? Yung crimson water kasi, once na below 50% HP, itatarget niya na yung injured enemy. So, kung halimbawa, ito yung injured or ito yung injured, kahit ito yung katapat niya, ito na pa-atakihin niya kung isa man dito kung sino may injured. Then, dito, ayan, dito sa lineup na to, yan ako muna, 0.5. Siyempre, hindi natin ito nakikita during that game. Sino yung may advantage dito? So, siyempre, para sa akin, nakikita ko, siya yung may advantage. Kasi bakit? Una yung bird niya. Ah, hindi pala, una yung bird natin, sorry. So, dito, diyan mo review ko, no? Hindi ko matanda. So, dito, siyempre, hindi natin nakikita yung cards. Pero, naka-post fight siya. So basically may isip mo siya una, pero laging i-check kung yung ano yung speed. So kahit naka all out siya, no, ibig sabihin hindi siya pure. Meron siyang ano, mga body parts na hindi pang bird. So 58 line speed niya, ibig sabihin dito sa part na to is meron pa rin tayong chance na unang maka-backdoor. Unless first round pa lang meron na siyang double all out kasi zero kasi yan, tapos isang dark soup nga na pang backdoor. Pero dito kasi since nakita ko una yung bird natin, may chance tayo na unang maka-backdoor.
Ayan. So, usually naman na naging intake nga dyan is entering tayo. Dahil wala naman akong dapat ibitaw pa dito sa mga to eh. So, may dark soup ako nakaabang for next round. It's either boomers man siya, hindi niya mapapatay ito. Boomers man siya dito, hindi niya mapapatay. Unless, syempre hindi ko nakikita yung cards niya. Meron pala siyang all out shot. Ayan. So, yun. So, ang laki ng damage ng all out. Pero nakita niyo, may bawas din kasi sa kanya. Pero zero cost kasi yun. Kaya, yun yung medyo... Siyempre sa prediction niya, hindi naman natin makikita talaga 100% kung ano yung cards na hawak niya. So basically, masusugal ka mag-end turn kaysa magsayang ng cards, di ba? Okay. So pagka ganyan, para sa akin kasi, yung iba sinasabi, pagka unang napatay, napatayan ka ng aqua is parang talo ka na. So para sa akin, mas key points na meron kang isang bird dito. Kasi bakit? Mas kaya mo makaburst ng aqua pag may tulong ng bird. Kasi kung makapansin nyo naman, ito yung cards natin, no? Angry Lamb 1, 10, 80, 80. So kahit mag-apat na cards ka nito, dalawa, 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 hindi mo kayang pumatay ng full HP na aqua. Okay? So mas okay para sa akin na ito yung matira kaysa dalawang ganito na naka-parallel position. Okay. So nakita nyo, nakaabang yung backdoor mo natin nung first round. Naka-waiting tayo for second round. Then, nag-all out siya, which is naging positive din para sa atin. Although napatay yung aqua natin, pero naging positive kasi below ano na siya, HP. So, nabigyan lang tayo ng ano, ng hair dagger dito. Which is alam ko enough para mapatay ito. So again, lagi kong sinasabi, unahang maka-backdoor. Kahit napatay na sa harap ko, napatay ko yung bird niya. Which is, ano ibig sabihin nun? Which is, mas kaya natin kontrolin yung game dahil nasa likod yung bird natin. At hindi makakatalon itong dalawang aqua. Okay. Nakuha niyo yung point. Tapos, ayan. Ito yung sinasabi ko ah. Mas kaya mong makaburst ng aqua if may tulong ng damage ng bird. Okay. So, ano pa yun ha? Considering na high shield siya, pero kinaya natin dahil na sunwerte, like I said, kasama ang factors ng draw ng cards. So, if wala tayong tail slap, medyo mabibitin tayo sa dalawa. Kasi so, high shield siya, no? Pero, isipin nyo, kung mas lalong wala tayong bird, mas lalong mahihirapan tayo. It's either maging tatlong balik or dalawa. Kasi depende yan eh. Kasi once na mabawasan mo siya, mag-heal lang din, di ba? Okay. So, sino na, ano na nakikita natin advantage? Siyempre, sa part pa rin natin. Kasi, kaya pa rin natin maka-heal. Kaya natin makasustain ng i-attack nito. Plus may bird damage pa rin tayo. Okay. So, see the difference? Pagka ganun kasi at hindi mo na burst yung aqua, ang tendency is meron siyang cards na heal. So, makakapag-heal back lang din ulit. So, let's say wala tayong bird. So, ang point dyan is makakapag-ano lang din siya, makakapag-heal, di ba? Okay. Kaya para sa akin, if same team kayo, mas okay na may tulong ka pa rin ng bird. Okay. So, yun yung unang game natin sa for EEB din na kalaban. Close muna natin. Okay, eto yung team natin sa kabilang side. Eto na. So again, kung mapapansin nyo, ito ba yung nakalaban din natin kanina? Ay, hindi. So naka-ano siya, naka-all out. Tapos pure 61 speed. So ano ibig sabihin nito?
So, considering nga na hindi natin nakikita tong cards, tapos meron tayo nito. So, ang mindset ko pag ganyan may bird na mas una sa akin, yung mas mauuna, nire-risk ko po hanggang second round, lalo na may nakaabang akong cards na ganito, na may pang backdoor ako, tapos may nakaabang. So, pagka ganyan, talaga nagre-risk po ako hanggang next round. If wala pa rin backdoor, ginagamit ko na po in damage card. Again, risk pa rin kasi kahit gumamit kang damage card sa front, pwedeng may backdoor na rin siya. So, again, draw cards is number one factor. Pagka EAB yung kalaban mo, unahan maka-backdoor po. So, round 2, yun nga, lagi yung sinasabi sa inyo, pag may binigyan ako ng backdoor or hindi, nagre-risk na po ako sa bird. Nagre-risk tayo na posibleng medyo maalat siya. Pero dito, ang tignan nyo, ang naging ending is siya yung una. Yun yung advantage ng una na bird. So, anong effect nun sa atin? Nagsayang po tayo ng cards, nagsayang tayong energy. Pero syempre, move on pa rin. Kasi yun yung goal eh. Yun yung unahang maka-backdoor. So, mas higher yung chance na manalo na siya pag ganun. So, dito sustain. Kasi, kaya pa naman natin maka-ano. Di ba gumamit siya ng cards? So, ibig sabihin, kaya natin maka-sustain dito kahit hindi tayo magbitaw ng card. So, for this round. So, anong ginawa ko? Bakit ko ginawa yun na hindi ako matak? Para mauna ako next round. Tapos, ipon lang tayo energy. Dito, ito yung mas iniisip ko kasi pwede na itong mag-burst ng dalawa eh. So, yun. Wish ng mga ganong klaseng attack na yung may critical. So, dito, ito yung medyo crucial sa part na to kasi ito yung kaparallel niya. So, meaning pwedeng mag-burst ng dalawa para mapatay yung aqua natin. So, okay. Nag-high shield na ako dito kasi iniisip ko is pwedeng may burst na to. So, hoping na maka-recover pa rin siya, no? So, good news. So, good news dun sa attack natin. Less ano siya, no? Less shield yung ginawa niya. So, kahit pa paano, medyo na-limit natin yung HP niya. Okay. So, yung isang combat sinasabi ko, kahit mag-all out tayo ng 4 cards, medyo mahirap po i-burst yung same ng team mo. Unless meron ka pang isa pang 120 na cards, pero hindi naman tayo bibigyan ng tatlong Angry Lamb, laging dalawa lang po. So, ang chance na lang natin dito manalo is yung mga ganyang klaseng attack. Yung tipirin niya yung heal niya, mag-sustain lang siya tapos high damage yung maibigay natin sa kanya. Ang problem lang dito is, syempre, siya yung unang attack. Ano yung kailangan gawin niya? Huwag siya makapag-heal ng ganong kataas. So, ito na yung kanyang egg bomb play, mga lords. So, syempre, expected. Okay. So, dito sobrang hirap na, no? Isa na lang yung aqua natin. Okay, Angry Lamb. Okay. So, yun guys. Talo. Dinidiscuss natin, no? So,
dito lang kayo makakita niya na hindi puro panalo dinidiscuss. Dinidiscuss din tayong talo. So again, so for AEB nga kasi, like kung umpisa pa lang ng video, sinabi ko na sa inyo, is unahan pong makabackdoor. Mas higher yung chance mo manalo if una mong mapatay yung bird niya. Kasi napakalaking bagay ng bird pang burst ng aqua. Okay? Ayan. So, isa pa? Marami pa tayo dito eh. Puro talo, no? 1, 2, 3, 4. Ah, isa na lang to. So, hopefully, panalo ako dito naman. Okay, yung team natin, ito. Ayan. So, same naka hair dagger pero siya po yung una. So again, pakiramdaman na naman po kung sino mauunang ba-backdoor. Pero nakita nyo naman. Pero syempre hindi natin to nakikita. Sobrang ganda ng mga draw cards sa kanya. Ayan. So may ready na siyang pang-backdoor. Okay, mag-enter man siya, alam niya na siya pa rin yung unang attack. At unang makaka-backdoor sa susunod na round. Diba? Habang tayo, wala po tayong cards. So again, like ko sinasabi, diba? Ganun ako mag-play. Sumusugal ako. Pero kung ayaw nyo, okay lang. Pagka round 2 na at wala pa rin akong backdoor, ginagamit ko na yung cards ng bird natin. Pero dito, inalat pa rin tayo sa ano, sa backdoor. Nauna pa rin siya. Okay. Patay ang ating bird, mga lords. Patay ang ating bird. Wala na tayong pang backdoor. Okay. Ang aga niya nag-egg bomb play dito. Sa totoo lang. Pero yun yung strat niya. Ipon lang tayo energy. Ipon din pala siya ng energy. So, ano ibig sabihin nito? Less yung chance natin manalo dito, mga lords. Hindi kaya. 94-94 lang. Unless hindi siya bigyan ng cards. Tapos tayo bigyan ng maraming cards ulit. So, nag-ano na siya. No? Nag-enter para makaipon ng cards. Para i-burst yung ano natin. So, ang ano lang dito, ba't di pa siya nag-burst, ano? May card naman siya, dapat nag-burst damage na rin siya dun eh. Pero dahil alam kong talo ko, nag-enter na ta. Nag-surrender na ta. So, wala pala ako na ipakitang panalo. Puro talo. Pero okay lang. Kasi, bakit ko pinakita yung mga loads? Kasi gusto ko makita nyo na yung, ano, yung AAB. Kumbaga, advantage na pagka una yung bird mo at una kang maka-backdoor, yun yung most likely na mataas yung win rate dun sa game na yun. So, sinadya ko na puro talo yung pakita, isa lang yung panalo. Kasi, yun yung mga factors na gusto ko i-discuss sa inyo. Bakit mahirap? Or hindi naman mahirap. Paano ka mananalo? Ano lang yung chance mo manalo pag AAB din yung kalaban? Same team mo.
para sa akin is napaka-importante po nung bird. So pagka una ka ng backdoor, higher yung chance mo manalo. Pag hindi, so ganun talaga. Kumbaga acceptance lang. So move on and next game. So itong AAB ko, actually hindi po ako super grind na katulad ng iba na sobrang grind ng grind para makapataas yung MMR. Ako kasi mga lords is typical player lang tayo. Tinatapos ko lang yung daily quest. So kung saan ako abot ang MMR, yun na, be it, then next game, tomorrow ulit. Tomorrow ulit ako lalaro. Hindi ko po, ano, hindi ko siya, I mean, hindi ko pinuporsige na pataasin yung MMR ko kung saan ako abutan. So, like for example, ngayon, hindi pa ako naglalaro. 1735 ako natigil kahapon. Pero lumalaro ako between 17 to 19. 19 bababa. Pero hindi ako yung nag, ano, nag-super grind na, ay, kailangan mag 2000 MMR ako. Although kaya, kaya lang, so 12 SLP para sa akin is okay naman. Hindi ko kailangan i-pressure yung sarili mo. So, pagka natalo ka, mainis ka pa, diba? So, be it na lang kung saan ako abutan, doon, then tomorrow ulit. Yan. Pero tingin ko kung i-grind naman, kaya naman talaga, maka 2,000 MMR. Pero, okay naman tayo dito. Mostly mga jumping lasso nyo kalaban. Sa Termina 46 speed, medyo nasisilat din kasi isang mistake nga lang is slow down ka na. For jumping lasso is siguro out of 10 games na sa jumping lasso, siguro swerte yung isa o dalawang talo. Talo mo sa jumping lasso. Pero mas lamang talaga yung mananalo sa jumping lasso. So, yan mga lords. So, yun yung gameplay natin. Actually, hindi siya gameplay, no? Diniscuss lang natin kung ano yung mga possible way or mga strat para manalo ka sa kapwa AAB mo. So, para sa akin, number one is yung una yung bird mo. Una, makabackdoor yung bird mo at advantage mo pag may bird ka pang natitira. Dahil enough yung pang burst damage mo sa aqua. Okay? So, dito lang muna mga lords at see you sa next video natin. So, again, puro tali pinakita natin pero sana supportahan nyo pa rin ako dahil yun nga, pag nga nanalo ka, may matututunan at pag nga natalo, may matututunan din. Yan. See you mga lords sa next video natin.